Ikaw, Jericho, kung kunwaring ano, nag-invest ka naman sa isang tao. Yun! Ganda lang, ganda lang segue mo din, ha? Kanina, negosyo lang ngayon, tao na. Tapos, walang bumalik sa'yo. Kunwari lang, wala talagang bumalik sa'yo. How do Gen Z people cope with that? Yung sa dating scene ng Gen Z, kasi, ane! Ito, millennial to eh. Ako, honorary Gen Z. Paano kung bumalik sa'yo, kalahati ng kamay niya? Ako naman nun! Literal na kalahati lang. Hihihi mo na ako. Hindi, wala nang bumalik. Hindi, you take it as it is. Wala eh. Wala ka naman magawa. Wala ka na rin magagawa eh. Pero how do you cope with loss na rin? Hindi, ako naman, bilang ako. Paano magmahalan sa Jericho? Uy, puto sa pagmamahalan. Actually, yun naman talaga original topic. Baka na lang yung warm-up lang yung kanina. Kayo, financial. Hindi, wala eh. Ganun talaga eh. Kagaya na. Paano muna magmahalan isang Jericho? Ano yung kayang i-offer ng isang Jericho? Uy, pag ano talaga, ang cheesy pakinggan, pero ang type ko talaga yung babae. Gapangin kita, gano'n. Hindi! Siya talaga magkagali. Pakinggan mo! To the point na, to the point na kaya ko sabihin na bubuhayin kita. Yan. Patayin muna kita. Oo! Papatayin muna kita sa sarap. Uy! Pero, don't you think, is it, ano, is it too much ba pag gano'n? Hindi, kasi ang, di kasi bilang Gen Z to, bilang ako to eh. Na bilang isang Gen Z. Okay, na lang. Bilang Gen Z na perspectives ko. So, sobrang bihira ako sa magka-type babae. Parang pag once na kunyari natipuan ko, parang alam yung giyang na giyang ka. All in ako. Giyang na giyang ka pala. Oo nga, giyang na giyang talaga parang. Uy, bihira lang giyang to. Giyang na giyang yan nung last Friday. Parang giyang na giyang ako ng, kasi let's say once every 2 years. First date agad, ano na. Once every 2 years lang. Sapak agad. First date, ano, senumar agad. Legit! Oh, legit pala! First date, nabuntis agad. Uy! Bakit ganun? Values and opinions. So sa ngayon, nadagdagan mo po yung 4-piece, ha? So, applying it now. 4-piece ang puto. O, sabi mo, applying it now, 2 years later pa, magkagusto ulit. May ano, matindi rin yung cooldown mo. Ha? Matindi rin yung cooldown. Oo, tindi. Tumili pa. Hindi pala to date to Mary. Date to F pala. Dati. Ngayon din, medyo iba na eh. Date to date. Date to kill lang. Bilang isang millennial naman, paano magmahalang isang hindi? Ba't millennial? Boomer ka. Okay, boomer. Paano magmahalang isang millennial? Dalangan nyo ano, yung binabahay ako. Binabahay? Ikaw pa yung binabahay? Hindi, actually, hindi. Parang yun yung napansin ko sa akin. Parang, paano ba't lagi yun? Nasa ibang bahay. Hanggang ngayon. Ikaw ang binabahay? Oo. Doon may bahay naman kami, di ba? Pero parang ano, parang yun yung napansin ko sa mga previous relationship. So, ang ano, sa millennial side naman, bilang isang millennial, ikaw, date to bahay. Hindi naman. Ano ba yun, ha? Parang ano, date para matirahan. May matirahan. Ano, matira? Kasi yung mga experiences ko, iba-iba eh. Ah. Like, yung before, parang, nag-ano kami, parang solo lang kami, as in dalawa lang kami, gumagawa kami ng mga plans. Hmm. Tapos yung isa naman, bigway pa tawa ng bahay, nagpunta ako sa South, tapos ano, parang talagang yung gumagawa ng sariling plano niya. Pero nag-pitch in ka ba ng plano mo, or standing ka lang? Ano, hindi pa kami nag-start sa ganon. Pero ang gusto ko muna i-confirm kung ano ba talaga kami, kasi walang ganon eh. Walang label? Oo, wala kami. Pero parang gusto niya lang nandun ako. Mama mo lang siya, gano'n? Oo. Kinoster parent? Parang gano'n. Yun yung reason bakit nagtinawag na X-Machine. Ah! Siya yung nagbigay nun. X-Machine? Oo, siya biyang ka lang gano'n. Oo. Hindi na busog na busog ego mo. Hindi naman, kasi oo. Hindi, sige, version mo yan. Ang version ng totoong mga kasama niya, pumasok sa office. Tawagin nyo na lang ako. X-Machine. Hindi kasi kaya ako sinabi yun, parang ano lang, dumating na sa isip ko na gano'n. Tapos parang uuwi ako, tapos biglang may gano'n, may action, tapos biglang kung papasok ko, may action pa rin, parang gano'n. Sabi ko, gano'n mo lang ba pinupunta ko? Ang lakas ng ano mo ah. Ano, enslaved siya. Ah, kahit ayaw mo, talaga mo ba? Parang ano, parang namamanipulate ako na, Manipulative kabalik! Assault! Sinasabi ko hindi niya ito alam. Parang ano, parang nagtatampo. Teka lang, hindi naman yun yung... Nagbabagi yung mood. Hindi yung pressure. Natampo siya. Nagbabagi yung mood. Yung typical na nasa mga ano na mood.
Nagbabago sila ng... Hindi ka siya yung X-Machine. Ay, siya, parang... siya yung nagaya lagi. Parang ano nga ito, isipin mo parang vending machine siya. Mm. Kung kailan lang gusto papasokan. Naubusin ko. Tapos ang kaya rin ako naipaghiwalay na parang. Nakikita ko yung bad side ko. Like, never ako nakikipagsigawan. Pero, nagsisigawan kami na, gabi na to sa sisigawan. Para kayo mag-asawa. Oo, parang walang kwenta. Toxic pa rin mga millennial. Hindi mo na na-realize. Toxic pa lang kami. Millennial pa rin. Ay, hindi. Then si Boy 20. 2008? Hindi, dapat tanongin mo rin yung dalawa. Ikaw nga muna. Kasi bilang ako yung sagot ko, hindi naman bilang Jerry. Eh kaya nga yung tanong niya kasi bilang isang Jerry ko kasi. Eh siyempre kung pitatalo yung sagot ko yan. Pupunta tayo. Bilang isang Neil, ako kasi mag-aman na lang eh. 30 minutos na lang. Gusto ko lang nung ano, gusto ko lang nung contrast. Yung topic kasi ni Jerry ko pang 3 hours eh. Tapos ikaw, sabi mo nga kanina, once na may mag-click sa'yo, all in ka. Ngayon ba, may switch ka na ba kung saan... Tama na. Kasi hindi, pa gano. Hindi, yun nga. So, ang gusto ko, ang rule ko lang naman kasi, diretsuin mo. Sabi mo lang sa akin, kung ayaw mo. So, okay. Kung kunwaring hindi ka talaga diniretso. Oo, hindi kita tatantanan talaga. So, para ano? Diyan pala. Hindi, sinasabi mo kataga yun. Hindi ka diniretso, parang, ano ba yun, borderline clueless ka ba o hindi mo nalang pinapansin? Hindi, siguro, literal lang. Siguro, ang mindset ko is, ay, hindi nagsasabi to. So, ano so okay lang. Okay pa yan. Pero kung may nararamdaman ka na bang... Oh, yun nga eh. Kahit may nararamdaman ako, parang di. Ini-ignore mo? Oo, oh, ini-ignore ko. Hanggat di mo ako didiretsuhin, wala. Sa relationship? Talagang mag... Good. Manawa ka sa mukha ako. Pero hindi mo ba naisip na... Araw-araw ka pupuntahan sa bahay niyan. Pero hindi ba umabot sa point na, shit, amin, hindi pala gusto niya yung trip. Di ba nagkaroon ng naisip ko nga lahat yun. Naisip ko na rin lahat. Pero ang siguro, flow ko na rin yun at the same time na hanggat di mo nga akong na-derecho eh, hindi kita tapon pa na. Sige, last na sa'yo. How do you handle rejection? Persistent ka person. Ay, hindi. Yun lang talaga. Hindi, nung dinerecho nga kung maaaring friends lang tayo. Oh, si ano? Uyod. Sino? Si ano, yung dati pa to. Sino? Yeah, si ano si sa senior high? Oo, oh, alam mo na yun. Si Wapping. Pero ano? Alam mo nung sinabi niya sa akin niya? Si social climber. Hindi, ano to? Nangyari tayo dyan. Lalo, wala ko sa'yo ang pangalan. Diretso-diretso, ayaw ko sa'yo. Ayaw ko. Ay, di naman. More serious, parang sabi niya na. Walang chance. Walang chance. Personal record. Pero ako, okay. Pero from then on, hindi na... Ang mahalaga lang sa'yo, tinry mo. Oo. Hindi ka na nang ulit. Hindi ka na. Hindi na. Kahit totga mo siya. Hindi ko mo siya totga eh. Ay, hindi. Kasi pag nagkaroon ka ng totga. Kasi nagkaroon ka ng the one talaga. At nireject ka niya. Natanggapin mo yung rejection. Hindi, kasi para sa akin, totga yung naging kayo talaga. What if? Tapos, totga mo, tapos totga ka. Hindi, para lang sa akin. So, kasi meron mga soulmate, kunwari na. Kunwari din ang tagpo yung ano. Hindi, siguro lang, madali lang kausap din at the same time na pag ayaw mo, hindi mo lang. Kasi kung ayaw niya, tapos gusto mo kasi... Ay, hindi naman ako yun. Yung consent... Pag sinabi mo talaga no, isa yung ako, four piece ka sa amin. Go! Talaga yun. Gago.